isa-isa ng puborma ang apat na technicians sa gilid ng parapet. At iniabot sa kanila ang mga kagamitan nila. Dumating na nga ang sandali. Maingat na bumaba ang technicians. Ready. Hanggang nakabiti na lang sila. Ang kanilang buhay nakasalalay sa lubid. Sa Cavite naman, sumama kami sa linemen ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Humantong kami sa tower na ito sa Indang na may taas na 50 meters. Isa-isang ibinaba ng linemen ang mga gagamitin sa repair at upgrade na gagawin sa linya gaya ng mga insulator. Inihanda rin ang mga lubid na magsisilbing proteksyon nila. Na-shutdown natin, Amadeo Calaca, line 1, facing Dasma, right side, facing Calaca, left side. Mag-address, ingat, thank you. Pare-parehong delikado ang trabaho ng linemen. Pero sa araw na ito, isa sa kanila ang may dagdag gawain. Si Richard, na naatasang tumulay sa kable ng kuryente para sa isang mahalagang assignment. Pero bago umakyat ang lineman, tiniyak na patay na ang linya ng kuryente. Calaca, good morning. Yung mga crew nandito na sa site, okay na switching niya? Yeah, sir. Bali, sir, nakapag-isolate na po, sir, tayo. Nagibigay na po ng clearance, LRCC, notice to proceed at 0711, sir. Kasunod dito, isa-isa nang umakyat ang mga linemen. Halatang maraming beses na nila itong ginawa. Kung umakyat sila, parang walang kahirap-hirap. Pumuwesto sila sa magkakaibang level ng tower. Kinabit ang kanilang mga harness sa bakal para hindi sila mahulog. Tapos, iniladlad ang lubid. Mahalaga ang teamwork dito. Dahil ang trabaho ng mga nasa itaas, suportado ng mga kasamang nasa ibaba. Gaya ng pag-aabot ng lahat ng kailangan nila. Isa-isang kinuha ng linemen ang mga ito. Up! Una nilang ginamit ang grounding clusters. Yung nakita mong orange na parang clamp na may tube, ang tawag namin doon ay grounding clusters. No? Ito yung string of disc na nakikita nyo na nag-hold ng conductor na nalaman namin na corroded na during our regular inspection. So, papalitan namin ito ng from porcelain to polymer type. Pare, dito lang ako. Sige, pare. Ang mga tower ng NGCP ang dinadaluyan ng kuryente
mula sa energy regulators papunta sa distribution utilities at electric cooperatives na siya namang nagsusupply sa mga bahay-bahay. Kaya mahalaga ang maintenance ng kanilang mga linya. Nang mapalitan na ang mga insulator, hindi pa makapagpapahinga ang grupo. Isa kasi sa kanila ang naatasang mag-adjust ng tinatawag nilang line spacers. So, kailangan namin siyang adjust, higpitan, at yun, kailangan niya magbuwis buhay na gumapang doon sa aming conductor. Ang mga line spacer ay ginagamit para magbigay ng tamang espasyo sa pagitan ng mga kawad ng kuryente. Ito rin ang pangontra sa pagkakapulupot ng mga linya sakaling may malakas na hangin o bagyo. Sa taas na 18 meters o katumbas ng apat na palapag na gusali, sinimula ni Richard ang isang delikadong misyon. Sa gitna naman ng init ng araw, nasaksihan ko ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng trabaho ng NGCP linemen, ang conductor riding o pagtulay sa linya ng kuryente. Si Richard ang naatasang mag-adjust ng line spacer na nagbibigay distansya sa mga electrical conductor. Tinatayang nasa 18 meters ang taas nito. Nakabibilib na may lakas pa si Richard na gawin ito matapos niyang magpalit ng insulator sa taas ng tower. Pero sa bandang gitna, kapansin-pansing, pumagal si Richard. Hanggang sa mapahinto. Sa isang maling hakbang o pagkalula habang nasa ere, maaari siyang mahulog. May lubid pa rin namang nakasuporta sa kanya sakaling mangyari ito. Hindi nagtagal, itinuloy ni Richard ang pagtulay. Narating niya ang line spacer na kailangang i-adjust. Nang matapos ang assignment, kailangan pa niyang bunuin ang mahabang linya pabalik sa tower. Sabi nga nila, cellphone nga nalolo, but eh, tao pa kaya, napapagod din. Kaya nagpahinga lang po ako saglit nun, pero sa tinantay kong hindi magalaw yung conductor para makagapang po ako ng maayos.